ipapakita ko sa inyo kung paano ko nilalagay yung chicken sa fridge namin. Kasi guys, di ba, most of all sa atin, pag ganito nilalagay lang directly sa fridge, or I'm not sure sa iba sa inyo, pero kasi ako kasi guys, hindi ko siya nilalagay lahat-lahat sa fridge namin na direkta lang. Ngayon guys, ipapakita ko siya sa inyo kung paano ko siya ilagay sa fridge, kung ano yung mga gagawin ko para makaiwas tayo sa bacteria. And yeah, let's do this. So, first guys, get that one, that's your balloon. Go play with your balloon, look at your balloon. Yay! Go get your balloon. So first guys, ano siya guys, chicken thigh. Kasi gusto ko yung thigh guys na naman kaysa ano, sa tawag nito, sa wings. Nagsawa na ako sa wings guys kahit ano. So thigh na naman yung binibili ko. And then guys, gagamit ako ng mga Ziploc na bag. Yan. So, ginagawa ko guys is hinugasan ko sila first. So, hugasan na natin siya. Yan. Kahit hindi naman to pwede siya hugasan guys, kasi 'di ba pag nagluluto kayo, huhugasan niyo na naman siya ulit, pero ako kasi hinugasan ko talaga siya. Sobrang lucky guys na mga thai nila dito guys. Grabe, siguro ano ko na to, dalawang kainan ko na to guys. Tingnan niyo kung gaano siya kalaki yung thai nila. Sobrang lalaki ng mga manok. So, ang gagawin ko guys, kasi nga, sa isang piraso, siguro, ano ko na yan, breakfast at saka lunch. So, isa-isahin ko lang sila sa plastic guys. Ganito ako mag-store guys. Diba kasi, yung iba sa atin, pagkabili sa market, direkta sa fridge. Tapos, pag gusto na naman magluto, kukuhanin lahat, i-defrost lahat. Tapos, pag defrost lahat, mag-ano tayo, dalawa lang pala lutuin ko, balik na naman. So, kinabukasan, defrost na naman. So, alam nyo yun. So, ako kasi guys, ayoko ng ganyan. So, gusto ko din makaiwas sa bacteria. So, gusto ko guys, kung ano yung, kung ilang pieces lang yung lulutuin ko sa umaga or sa gabi, yun lang yung kukunin, yun lang din yung i-defrost. So, yes. Ilalagay ko lang siya sa Ziploc bag guys, tapos kunan ko siya ng hangin sa loob, parang walang hangin sa loob na makapasok, char, walang makapasok. So make sure guys na wala talagang hangin siya. So yan, ganyan siya guys, ganyan ako mag-store ng chicken sa aming fridge. At itong idea na to guys, hindi to idea ko guys, idea ito ng asawa ko, kasi nga ginagawa ko din doon sa Philippines yung sa amin, pagkabili ng chicken or mga meat or mga fish, ganyan ganyan, ginagawa ko talaga guys is direkta pasok sa fridge. Tapos pag nagluluto tayo, diba, ano na naman tayo, magde-defrost naman tayo. Tapos pag yung ano lang natin, dalawa, tatlo, tapos ibabalik na naman yung iba, tapos kinabukasan defrost na naman ulit, alam nyo yun. So para makaiwas tayo sa bacteria guys. Yan, ganyan yung ginagawa ko. So, ganito lang yung ginagawa ko, guys. Pag may chicken or mga meat kami sa aming ilalagay sa fridge. Kasi nga ayaw ng asawa ko, guys, na magkaano ng bacteria. Sobrang ano yun sa pagkain, guys. Tawag dito. Sobrang, hindi naman siya maarte, pero pag ano sa pagkain, pagdating sa mga pagkain, ano talaga siya sa mga malilinis ba? Kahit, and alam nyo guys, at nagustuhan ko din siya kasi nga, pag nilagay mo kasi siya lahat sa fridge, na hindi mo siya ihiwalay-hiwalay, kinabukasan pag nagluluto ka, i-defrost mo talaga lahat guys. Tapos pag ano lang, dalawa lang yung lulutuin mo, balik mo na naman yung iba, kinabukasan, defrost na naman. Alam nyo yun? So, mas gusto ko din yung idea na to. And, nakakatuwa guys, kasi nga, kanina, hindi ko talaga ma-open. And, ang nangyari guys, sabi ko sa kanya na, gagamit ako ng knife. Pagdating kasi sa knife guys, siya talaga yung parang, wag, teka lang, ganyan-ganyan siya guys. Kasi nga parang matatakot siya guys para sa akin, na kaya ko naman yung sarili ko.
Pero parang ano talaga niya guys, basta guys, so ginawa niya talaga guys ang ano ng idea niya kasi ayaw niya akong paggamitin ng knife. So ang ginawa niya, nag-isip siya kung anong gagamitin ko para lang ma-open yung apple cider vinegar na bottle. So may tips ako sa inyo guys. Ito guys, kung may ganito kayo, tapos kung mag-o-open kayo ng, for example, mga bottle or kahit plastic or hindi plastic, guys, pwede nyo itong gamitin to, guys. Itong ganito siya. Ito yung sinabi ng ng asawa ko kanina, guys. I-move mo lang siya, guys, na ganyan. Tapos, i-ano mo siya sa dulo. Yung pinakadulo niya talaga, guys, yung ganito niya. Tapos, i-twist mo lang. Open na siya, guys. Ano, guys, ang sobrang ano ng idea niya kasi sobra akong na-amaze kanino. Look! Sabi ko, look! Ang galing ah! So, yun guys. Tapos, balik na tayo dito. Tapos na tayo guys, ilagay. Kasi nga ano, sa isang pieces, sobrang laki guys. So, hiwain ko siya dalawang beses or tatlong beses. Okay na to sa akin for lunch siguro at dinner. So, yeah, ito na. And, ano pala guys, bukas may darating na naman tayong grocery kasi nga, di ba kanina nag-order lang kami, out of stock yung milk guys na brand ng iniinom ng anak namin, tapos nag-order kami, tapos tomorrow pa siya darating, tomorrow morning, so yun, nag-order na naman kami, so yun guys, so ilalagay ko na siya guys sa aming fridge. Nagkasya yung buong chicken dyan. Ano yan guys? At chicken lang yan dyan. Kasi hindi ako nag-aano ng masyado na pork guys. Gusto ko chicken and fish muna. So, baka tomorrow, I'm not sure kung may darating na pork. Pero, for Austin lang yan guys. Pag may pork time darating tomorrow. So, fish. Tapos, mga chicken na yan guys. Tapos, dyan mga frozen na mga veggies at mga fruit. So, kanina lang yan dumating guys. So, yun na yung ating video guys. Thank you so much for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. And don't forget, God is good all the time. So, see you on my next one. Bye! Mwah!